Para makaligtas at maisalbang iyong buhay ay kailangan mong lumaban at magkaroon ng isang magandang pangdepensa mula sa iyong kalaban. Dahil kung hindi mo alam kung paano dumepensa, ay isa ka lamang pagkain. Kaya naman sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang mga kakaibang klase ng pagdepensa ng mga hayop sa kanilang sarili mula sa kalaban. Dito lang yan sa Rolls TV. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell upang maging updated ka sa mga susunod nating i-upload ng mga videos. Simulan natin sa fire ants. Ang fire ants, bukod sa masakit na mga agat, ay meron itong tinatawag na formic acid. Ito ang kanilang ginagamit sa pagdepensa sa kanilang sarili at sa kanilang teritoryo. Ang formic acid ay nanggagaling sa loob ng tiyan nila at nire-release nila ito kung kinakailangan. Ang formic acid ay makati sa balat at nagsasanhi ng kung ano-anong allergy depende sa balat ng tao. Kahit ang mga hayop ay natatakot din dito dahil oras na matalsikan ka nito sa mata ay napakahabdi. Nagre-release din ang fire ant ng formic acid sa bunganga nila kaya oras na makagat ka nito ay namamaga ang parting nakagat sa iyo at nangangati. Ganito sila dumipensa kung sakaling galawin ang kanilang bahay. Para silang maliliit na bombero pero hindi tubig ang kanilang ibinubuga kundi formic acid. Maraming fire ants sa lugar ng Amerika. Pero sa bansang Israel na tinatawag na Holy Land ay meron kakaibang insekto. Ang insektong ito ay tinatawag na ipumis. Ang isang ipumis ay nakakadepensa sa kanyang sarili gamit ang kanyang antena. Kung may kakain sa kanya tulad ng palaka ay magkakabaliktad. Dahil oras na sumunggal sa kanya ang palaka ay mararamdaman niya to dahil sa kanyang mahabang antena. At dahil dyan, bago pa dumikit ang dila ng palaka sa kanya ay makakagat niya ito gamit ang double hook mandibles. At pag nangyari yun, ang palaka ang madedehado dahil hindi niya titigilan ang palaka hanggang sa ito ay mamatay. Ganyan katakaw sa dugo ang isang ipumis. Dahil nasa dugo na rin ang usapan, familiar ba kayo sa Metal Slug na pag naging zombie ay nagpapasirit ng dugo sa bunganga ang isang karakter? Ang horned lizard ay nagpapasirit din ng dugo pero hindi sa bunganga, kundi sa mata. Kita nyo yun? Napaka-cool tingnan, hindi ba? Ganito niya dinedepensahan ang kanyang sarili sa mga mababangis na hayop. Nasa tingin niya ay magiging harmful sa kanya. Medyo weird ito sa ibang hayop, kaya napapatakbo ang ibang hayop dito at meron itong kakaibang lasa. Ew! Ang ganitong pangdepensa ng horned lizard ay hindi epektibo sa mga malalaking ibon na kumakain ng mga hayop, kaya sa malalaking ibon ay isa lamang siyang pagkain. Pero sa maliliit na ibon, syempre ang paboritong kainin ay ang bulate. Pero hindi ang isang ito. Dahil ang bulate na to ay kakaiba. Dahil naglalabas ng kakaibang kulay puti sa kanyang bibig. At pag ito ay hinahawakan, ay kumakalat ito. Ginagamit niya to pag may kakainin siya o may gustong kumain sa kanya. Ginagamit niya to pang grip para hindi makawala ang kanyang bibig timahin. Sa kanya hahatakin papunta sa kanyang bibig. Tingnan niyong maigi. Gumagalaw at kumakalat, parang isang ugat. Medyo weird tingnan. Pero hindi yan ugat. Yan ay galing sa kanyang internal organ. At pag feeling niya na harmful ang isang bagay, ay bibitawan niya ang kakaibang kulay puti na yan at madidikit dyan ng isang kalaban at hindi na makakaalis. At makikita yan sa mga ilalim ng lupa, medyo nakakadiri nga lang tingnan. At kung makakakita tayo ng bulate sa ilalim ng lupa, sa tubig ay makakakita naman tayo ng electric eel. Ang katawan ng electric eel ay may electric organs na umaabot ng 6,000 specialized cells na tinatawag na electrocytes. Ang electric eel ay kayang maglabas ng 10 volts hanggang 850 volts.
Ito ang kanyang special skill pagdating sa pagdepensa mula sa mga nagtatangkang kumain sa kanya. Katulad na lamang ng buhayang ito, naaatake sa electric eel. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Oras na maligit ang buhaya sa electric eel ay makukuryente na ito. At pag hindi siya nakaalis ay mamamatay na lang siya. Ganon din sa pating. Kahit ang pating ay hindi kayang kainin ang isang electric eel, dahil didikit pa lang ito sa bibig ng pating ay mararamdaman na ng pating ang kuryente sa katawan niya. May mga tao na rin na namatay dahil sa pagkakakuryente ng electric eel. At sa Amerika ay ginamit ang electric eel sa pagsindi ng Christmas lights taong 2019. Ayos na idea, malaking tipid yan sa kuryente. Salamat sa inyong panonood at sana ay nag-enjoy kayo. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod na videos. Salamat!